Kumusta mga kasaliksik? Nagsimulang mag-alala ang isang ama nang malaman nitong pamalagian ng hindi pumapasok ang kanyang anak at lalo pa siyang nakaramdam ng matinding takot nang makita niya ang loob ng bag ng anak na punong-puno ng mga pera. Ang matalinong ama ay agad na gumawa ng paraan upang malaman ang buong katotohanan at maligtas ang kanyang anak sa mga posibleng kaharapin nitong seryosong problema at turuan ito ng aral. Oo pare, sige, tatry kong makarating pero sa tingin ko, mas gugustuhin kong makipag-bonding sa anak ko sa weekends. Alam mo na pre, halos lagi na lang akong walang oras dito sa bahay tuwing weekends eh. Saad ni Philip sa isa sa kanyang mga kaibigan sa isang phone call habang nag-aayos ito ng tulo ng lababo ng isa sa kanyang kliyente. Pagkatapos nitong patayin ang tawag ay kaagad na muling nag-ring ang kanyang cellphone at nakatanggap naman ng tawag mula sa teacher ng kanyang 14 na taong gulang na anak na babae. Mrs. Anderson? Kinakabahan si Philip nang basahin niya ang pangalan ng tumatawag sa kanya. Bakit niya ako tinatawagan? Sana naman ay okay lang ang anak kong si Sabrina. Wika nito sa kanyang isipan. Ah, magandang araw po Mrs. Anderson. Ano pong sa atin? Bungad nito matapos niyang sagutin ang tawag. Nagulat si Philip sa balitang inihatid sa kanya ng teacher ni Sabrina sapagkat ayon dito ay 3 araw nang hindi pumapasok ang kanyang anak. Hindi makapaniwala si Philip sapagkat noong umaga lang ng araw na iyon ay nagpaalam ang kanyang anak sa kanya na aalis na ito upang pumasok sa eskwelahan. Ngunit nagsinungaling lamang pala ito. Ayos lang po bang lahat dyan sa inyo, Mr. Philip? Gusto ko lang po sanang makasiguradong nasa maayos na kalagayan po si Sabrina at wala pong sakit o anuman. Alam niyo naman po na hindi po maganda ang klima ng panahon ngayon. Paniniguradong tanong ng teacher kay Philip. Opo, Mrs. Anderson, maayos naman po ang lahat. Huwag po kayong mag-alala. Salamat po. Pinatay na ni Philip ang tawag ngunit hindi pa rin siya makahanap o makaisip man lang ng anumang dahilan upang lumiban sa klase ang kanyang anak na si Sabrina. Wala man lang siyang kaalam-alam na 3 araw nang hindi pumapasok ang kanyang anak. Kaya naman ay kaagad niyang tinawagan ito upang malaman kung ano nga ba ang nangyayari kay Sabrina. Hi, anak, nasaan ka? Tanong nito nang sagutin na ni Sabrina ang kanyang tawag. Papa? Nasa cafeteria po ako ngayon, katatapos ko lang kainin ng lunch ko. Malalate na ako sa next class namin pa. Bakit po ba kayo napatawag? Tugon ni Sabrina sa ama. Ganun ba? Sige anak. Gusto ko lang sanang magpasuyo na kung pwedeng bilan mo ako ng gatas mamayang pag-uwi mo. Tanong ni Philip dito sapagkat alam niya na kung magtatanong pa siya ulit kung nasaan ang anak at sasabing alam niya na wala ngayon sa school si Sabrina, ay siguradong magsisinungaling lamang ito ulit. Nang makauwi na si Philip galing sa trabaho, ay nakita niya ang 2 karton ng gatas sa lamesa at napagtanto niya na nakauwi na ang kanyang anak na si Sabrina. Anak, nakauwi na si Papa, sigaw nito sa loob ng bahay nila. Ngunit wala siyang natanggap na sagot mula sa kanyang anak. Kaya naman ay hinanap ni Philip ito sa bawat sulok ng kanilang bahay ngunit wala si Sabrina doon. Nang maisip ni Philip na umalis si Sabrina at may pinuntahan ay agad niyang naisip na i-check ang school bag nito. Hindi pa niya kailanman nagawa ang mga alam ng gamit ng kanyang anak. Ngunit sa pagkakataong iyon ay kinikailangan niya itong gawin upang malaman kung ano ang ginagawa ng kanyang anak. Natatakot si Philip na baka nakakilala at nagkaroon ng mga kaibigan si Sabrina na may masamang impluensya at gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Alam ni Philip na hindi dapat siya nag-iisip ng ganoong mga bagay. Ngunit hindi niya kayang ipagsawalang bahala lang ito. Nababalot siya ng takot na baka kung ano na lang ang mangyari sa kanyang kaisa-isang babaeng anak na pinaka-iniingat-ingatan niya at mag-isang pinalaki bilang siya ay single father. Gusto lamang makasigurado ni Philip na walang ginagawang masama ang kanyang anak na babae. Kaya naman ay pumasok na ito sa loob ng kwarto ng anak. Kinuha niya ang bag ni Sabrina at ilang beses pang lumingalinga
bago tuluyang buksan ito sapagkat ayaw niyang may maisip na iba sa kanya si Sabrina kapag nakita siya nitong binubuksan ng bag niya. Agad niyang kinalkal ang backpack ni Sabrina at kinakabahan na baka ay may makuha siyang drug sa loob. Ngunit laking gulat niya nang may makuha siyang isang makapal na pera. Dinukot niya pang muli ito at hindi lang isa, kundi napakadaming makakapal na pera ang laman ng bag ng kanyang anak. Nanlaki ang mga mata niya sa kanyang nakita. Diyos ko, saan siya nakakuha ng ganito karaming mga pera? Gulat nitong turan. Agad naman niyang ibinalik ang mga pera sa loob ng backpack ni Sabrina at ibinalik niya rin ang bag sa lalagyan kung saan niya ito nakita. Agad na umalis si Philip sa loob ng kwarto ni Sabrina dala ang takot na kung ano nga ba ang ginagawa ng kanyang anak. Paano ko siya mapapaamin para sabihin sa akin ang totoo? Nag-aalala nitong sambit sa sarili. Kung nabubuhay pa si Samantha ngayon ay sigurado akong alam niya kung anong dapat gawin. Nag-aalala pa nitong dagdag habang umuupo sa sofa at inaalala ang kanyang yumaong asawa. Isang masayang pamilya sila Philip, Samantha at Sabrina. Isang taon na ang nakalilipas. Ngunit nahinto ang kanilang masayang pamilya nang biglang magbago ang lahat nang na-diagnose si Samantha ng terminal cancer. Hindi matanggap ni Sabrina na mawawala sa kanya ang kanyang pinakamamahal na ina nang ganoon lang kaaga. Noong nasa ospital pa ang ina niyang si Samantha, ay ginawa lahat ni Philip upang maligtas ang buhay ng kanyang asawa, kung saan nangutang siya at binenta din niya ang kanyang farmhouse para lang may maipandagdag sa gamutan ni Samantha. Ngunit sa kasamaang palad ay binawian pa rin ito ng buhay at naging malaki ang epekto ng pangyayaring iyon kay Sabrina, dahilan para kailangan niyang magpa-therapy. At maliban sa therapy ay tinulungan din siya ng kanyang ama sa pamamagitan ng buong pusong pag-aalaga sa kanya at kinalaunan ay naging maayos na rin naman ang kanyang kalagayan. Ang mag-amang si Sabrina at Philip ay para na ding matalik na magkaibigan at wala silang sekretong itinatago sa isa't isa. Ngunit nang mag-umpisa ng magdalaga si Sabrina ay hindi niya kayang magkwento pa sa kanyang ama ng kanyang mga problema at naiintindihan naman ito ni Philip. Gayunpaman ay nananatili pa rin ang pagdidisiplina ni Philip sa kanya. Binabalansin nito ang paghihigpit at pagbibigay ng kalayaan sa kanyang anak upang hindi ito makaramdam na parang sinasakal siya. Bukod pa rito ay pinagkakatiwalaan ni Philip ang kanyang anak at kailanman ay hindi ito pinagdududahan sa mga bagay na ginagawa nito at patuloy pa rin sana niyang pagkakatiwalaan ang kanyang anak. Kung hindi lang niya nakita ang sandamakmak na pera sa backpack ni Sabrina. Ngunit ngayong nalaman na niya kung saan nanggaling ang perang iyon, ay alam na ni Philip sa kanyang sarili na hindi niya na magagawang pagkatiwalaan pa si Sabrina. Ilang sandali pa ang lumipas noong gabing iyon ay naghahanda na si Philip ng kanilang pagkain para sa hapunan nang dumating na si Sabrina. Tinignan siya ni Philip at napansin na normal lang ang lahat ng kinikilos nito habang kinakalikot ang kanyang cellphone. Anak, handa na nga po nan, halika na at kumain na tayo. Pagpuputol ni Philip sa katahimikan ni Sabrina. Alam ni Philip na may tinatagong sama ng loob si Sabrina patungkol sa kung alinman noong pagkakataong iyon at hindi niya lamang ito pinapahalata. Ngunit nagkunwari si Philip na hindi niya ito napansin at nagpatuloy lang sa pakikipag-usap sa anak. O anak, kumusta naman ang araw mo sa school? Tanong nito kay Sabrina. Ha? Ayos lang naman pa. Huminga ng malalim si Sabrina. Ang hirap ng naging test namin ngayon sa math. Sana nga ipumasa ako eh. Kasi ayaw ko namang ipagsigawan ni Mrs. Anderson ang grades ko sa harap ng buong klase. Nakakahiya kaya yun? Dagdag pa nito. Sige nak, lalamig na ang pagkain mo. Kumain ka na at para makapagpahinga ka na rin kaagad. Dahil tignan mo, mukhang pagod na pagod ka. Uwi ka ni Philip dito. Alam niyang nagsisinungaling muli sa kanya si Sabrina. Ngunit napagdesisyonan niya nang hindi tanong nito patungkol sa nakita niyang pera sa bag ng anak at maging ang pagliban nito sa klase.
Walang silbi kung magtatanong pa ako sa kanya ng kahit na ano. Magsisinungaling lang din naman siya at hanap ng ibang dahilan para mapagtakpan ang mga ginawa niya. Mas makakabuti siguro kung susundan ko na lang siya bukas sa pagpasok niya sa school para malaman ko kung ano ba talaga ang nangyayari sa kanya. Wika ni Philip sa kanyang isipan. Kinaumagahan, tinoon ni Philip ang kanyang buong atensyon sa kanyang anak habang nagmamadali itong kainin ng kanyang umagahan at kaagad na kinuha ang kanyang backpack. Kailangan kong gumawa ng notes sa library namin pa. Alis na ako ha. Bye! Isaad nito at nagmamadaling umalis. Nang mapansin ni Philip na sinarado na ni Sabrina ang kanilang gate, ay dali-dali siyang tumayo upang sundan ang kanyang anak. Nagmamadaling naglakad si Sabrina habang ilang metro ang layo ni Philip na sinusundan siya. Nagulat si Philip nang makita na pumasok si Sabrina sa bahay ng kanyang kaibigan na si George sa kabilang street. Anong ginagawa niya dito? Pagtatakang tanong ni Philip. At ang susi? Diyos ko, paano niya nakuha ang susi ng bahay ni George? Gulat nitong sambit. At sa pagkakataong yon ay naalala ni Philip na binigay sa kanya ni George ang susi ng kanyang bahay. Ilang araw na ang nakalilipas bago ito umalis para kitain ang kanyang anak sa kabilang syudad. Inilagay ko ang susi sa key holder ng kusina namin. Wika nito nang maalala ang mga bagay at napagtanto niyang ninakaw ni Sabrina ang susi na iyon. Naguguluhan si Philip sa mga nangyayari sa pagkakataong iyon. Una ay nakita niya ang isang batalyong pera sa backpack ng kanyang anak at ngayon ito ang nasasaksihan niya. Masyadong mabigat sa kanya ang kanyang mga nalalaman at hindi niya maintindihan kung ano ang mga nangyayari. Pagkatapos ng ilang sandaling paghihintay ay pumasok na si Philip sa loob ng bahay ni George at nagulat nang makita na sobrang kalat sa loob. Anong ginagawa mo dito? Gulat na sigaw ni Philip sa anak. At bakit napakagulo ng bahay na to, Sabrina? Dagdag pang tanong nito. Nagulat si Sabrina nang makita ang kanyang ama. Papa? Ikaw? Anong ginagawa mo dito? Sinusundan mo ba ako? Gulat at nagtatakang tanong ni Sabrina. Oo, at dapat pala ay ginawa ko na to noong una pa lang. Diyos ko, salamat sa Diyos at sinabihan ako ng teacher mo na ilang araw ka nang lumiliban sa school. Kung hindi ay hindi ko pa malalaman kung anong pinagagagawa mo. Ano itong mga nangyayari, Sabrina, ha? Seryosong tanong ni Philip sa anak. Sa puntong yon, alam na ni Sabrina na hindi na niya maitatago pa sa ama ang katotohanan. Pa, high school na ako ngayon at napakadami kong bagong classmate, paninimula ni Sabrina. Mayayaman silang lahat at gusto kong maging kilala sa klase namin. Gusto kong purihin ako ng lahat ng kaklase ko at magkaroon ng mga bagong kaibigan. Ayoko nang maging nerd at isang loser katulad nung nasa middle school pa lang ako. Gusto kong maging katulad nila at hindi isang etchapuera lang. Umiyak nang umiyak si Sabrina habang inaalala nito ang kanyang naging buhay noong nasa middle school pa lang siya at isa itong malaking bangungot para sa kanya. Noong nasa middle school pa lang si Sabrina ay laging binubuli si Sabrina ng isa sa kanyang kaklase na nagngangalang Erica. Si Erica ang isa sa pinakamagandang babae sa kanilang klase maging ang mga kaibigan nito at hindi nila isinasama si Sabrina sa kanilang circle of friends dahil ang pakiramdam nila ay hindi bilong sa kanila si Sabrina sapagkat mahirap lang ang bata at hindi katulad nila na mayayaman at may kaya sa buhay. Walang araw na hindi nila kinutsa si Sabrina at hindi kailanman nagkaroon ng kaibigan si Sabrina noong taong iyon. Dahil kahit pang iilang babae na nakakausap nito ay tanging si Erica at ang mga kaibigan lang nito ang palaging bukang bibig nila na kung gaano kaganda, kung gaano kayaman si Erica at maging ang mga kaibigan nito. Dahilan para mairita si Sabrina, ngunit hindi niya pinakita ang galit sa kanyang nararamdaman. Noong makatungtong ng first year high school si Sabrina ay nahulog siya sa kanyang kaklaseng si Roger, isang transfer student sa kanilang klase. Nagustuhan ni Sabrina si Roger. Guwapo si Roger at matalino. Ngunit ang tanging bagay na ipinag-aalala ni Sabrina
ay naging magkaibigan na sila Roger at si Erica, maging ang mga kaibigan nito. Sa tuwing sinusubukang kausapin ni Sabrina si Roger, ay palaging sumisingit ang mga kaibigan ni Erica at inilalayo sa kanya si Roger. Lumayo ka nga kay Roger, saad nila kay Sabrina, at binuli nila ito dahil napag-alaman nilang may gusto si Sabrina kay Roger. At ang usap-usapang yun ay nagsimulang kumalat sa kanilang paaralan, dahilan para sobrang masaktan si Sabrina. Ngunit kahit ganun paman ay hindi niya pa rin mapigilan ang sarili na gustuhin ang binata, kahit paman ginagawa niya ang lahat para lumayo dito. Nang hindi na mawala sa isip ni Sabrina si Roger, nakiisip siya ng paraan upang mapalapit dito. Iyon ay ang kaibiganin sila Erica at ang mga kaibigan nito. Ngunit noon ding hindi niya na malaman kung paano pa makukuha ang loob ng mga babae, ay saktong nakita niya ring ibinigay ni Mr. George sa kanyang ama ang susi ng bahay niya. At isang idea ang nabuo sa isip ni Sabrina na pagdesisyonan niyang mag-host ng isang party para kila Erica, at inimbita din nito si Roger. Nakatira lamang kasi sa isang maliit na bahay sina Sabrina at ang kanyang ama, kaya naman alam niyang hindi matutuwa sila Erica kung doon sila magsasagawa ng isang party. Kaya noong makita niyang iabot ni Mr. George sa ama ang susi, ay natuwa si Sabrina sapagkat alam niya kung gaano kaganda at kalaki ang bahay nito. Hindi na nila ako aasarin ulit at pwede na ako maging isa sa kanila, at kakausapin na rin ako ni Roger. Hindi na niya ako ipagsasawalang, bahala lang, naisip ni Sabrina. At kinuha ang susi ng bahay ni Mr. George nang hindi nalalaman ng kanyang ama. Noong sumapit ang araw ng Linggo, nagsinungaling si Sabrina sa kanyang ama na pupunta siya sa birthday ng kanyang kaibigang si Bash, at nagpunta sa bahay nila George upang magsimulang mag-ayos para sa party na kanyang pinaplano. Itinago niya ang lahat ng family picture sa bahay na iyon at inilagay sa may attic upang makasigurado na hindi siya pagdududahan ng mga iimbitahin niya na hindi sa kanya ang bahay na iyon. Noong sumapit na ang party, ay naging masaya ang gabi. Ginamit ni Sabrina ang lahat ng kanyang inipon na baon para makabili ng pizza. Kumuha din siya ng mga snacks at inumin sa pantry ni Mr. George, at siniguradong walang maireklamo sila Erica. Ngunit naging magulo ang mga bagay noong nagsimulang maglaro ng isang food fight sila Roger at Erica. Naghabulan sila ng naghabulan. Nasaktan si Sabrina nang hindi man lang siya napansin ni Roger na pinapanood siya nitong habang siya ay nakikipaghabulan kay Erica. Habang hinahabol ni Roger si Erica, ay nadulas ito sa carpet at naitulak ang TV set, dahilan upang bumagsak ito at mabasag. Sinubukan kong pahintuin sila pero hindi sila nakinig sa akin. Bumalik sa kasalukuyang pagkakataon si Sabrina at umiiyak sa kanyang ama. Tumakbo lang sila ng tumakbo sa loob ng bahay at nasira nila ang higaan ni Mr. George. Habang tinatalunan nila yun, naglaro sila ng food fight at may nakasira ng TV, pati na rin ng mga ceramic dishes. At umalis na din sila matapos ng party. Tumanggi silang tulungan ako na linisin ang kalat na ginawa nila, at sa pagkakataong yun, alam kong yari na ako, pagpapaliwanag ni Sabrina. Pero anak, hindi pa rin maliwanag sa akin kung ano ang sandamakmak na pera ang nakalagay sa backpack mo. Saan mo nakuha ang perang yun? Pagpuputol ni Philip sa anak. Papa, tinignan mo ang loob ng bag ko? Nagulat si Sabrina sa kanyang narinig. At yun din ang dahilan kung bakit kita sinundan. Ngayon, sabihin mo sa akin ng totoo, sino ang nagbigay sa iyo ng ganon kalaking pera? Hindi nakahanda si Philip sa katotohanang isisiwalat sa kanya ng kanyang anak. Pa, napalunok sa takot si Sabrina bago ito muling magsalita. Ninako ko po ang perang yun. Ano? Nagnanako ka ng pera? Saan? Gulat na sigaw muli ni Philip. Sa cabinet po ni Mr. George. Lumalabas pala na kaya hindi pumapasok si Sabrina sa kanyang klase, ay bumabalik siya sa bahay ni Mr. George upang ayusin at linisin ang mga bagay na nasira doon.
At habang naglilinis siya sa kwarto ni Mr. George, ay binuksan nito ang cabinet ni Mr. George at nakita niya ang isang batalyong pera sa drawer nito. Kumuha siya ng ilang bundle sa perang yon upang palitan ng nasirang TV at kama sa bahay ni Mr. George. Natakot si Philip sapagkat hindi niya inaasahan na magagawa ni Sabrina ang ganoong klaseng bagay. Natakot siya sa kahihiyang kakaharapin niya kapag nalaman ni George kung ano ang ginawa ni Sabrina. Wala nang naging oras si Pili para mag-isip pa at ang tanging bagay lang na kanyang naisip ay iligtas ang kanyang anak. Kasalanan ko lahat ng to. Nagpalaki ako ng isang magnanakaw. Nakakahiya ang sarili ko. Sigaw nito. Napayoko si Sabrina sa hiya. Sorry Papa. Sorry. Umiiyak na wika nito. Dalian mo at ibalik mo ang pera sa drawer. Sana lang ay hindi ka nakagastos ng malaking halaga doon. Pakiusap, magsabi ka sa akin kung malaki nga ang nagastos mo. Galit at dismayadong wika ni Philip. Hindi pa. Papalitan ko na nga sana ngayon ang nasirang TV at kama ni Mr. George. Hindi ako kumuha ng kahit katiting na perang ninako ko pa. Wika nito. O sige, kailangan nating linisin ang lahat ng to bago pa man makabalik si George. At pagkatapos ay kailangan nating umalis at may pupuntahan tayo. Nilinis nila Philip at Sabrina ang bahay ni Mr. George. Ibinalik nila ang mga bagay sa dating nitong pwesto. Ang mga pictures ay nilagay nila sa dati nilang kinalalagyan. Kinuskus nila ang sahig hanggang sa maging malinis itong muli at lahat ay bumalik na sa dati katulad sa kung paano ito iniwan ng kapitbahay niyang si George. Ginamit ni Philip ang sarili niyang pera upang palitan ng nasirang TV at higaan ni Mr. George. Sobrang galit ang nararamdaman ni Philip. Ngunit ito lang ang tanging paraan na alam niya para iligtas ang kanyang anak na matawag na isang magnanakaw at mamamasok bahay. Ayos na yan, ngayon sumama ka sa akin. Saad nito sa kanyang anak. Kailangan nating pumunta doon kaagad. Dagdag na wika nito. Pa, saan tayo pupunta? Makikita mo rin at doon mo lang mapagtatanto kung gaano kawalang hiya ang maling nagawa mo. Seryosong tugon nito. At doon ay nag-drive si Philip kasama ang kanyang anak papunta sa hospital malapit sa kanilang lugar. Yun din ang kaparehang hospital kung saan nagpagamot ang kanyang yumaong ina para sa cancer. Pa, anong ginagawa natin dito? Kinakabahang tanong ni Sabrina. Malalaman mo rin anak. Wika ni Philip habang kinukuha ang kanyang phone at tumawag sa isang number. Oo, nandito na kami. Pwede ba kaming bumisita sa'yo? Wika ni Philip sa kausap niya sa cellphone. Okay, sige. Nandiyan na kami maya-maya. Pa, anong nangyayari? Bakit tayo nandito? Tanong ni Sabrina sa ama. Habang naglalakad, ay huminto sa tapat ng isang ward si Philip kung saan may nakasulat na Pediatric Oncology Center. Sumilip ka sa loob ng salamin. Tugon ni Philip kay Sabrina at humakbang palapit upang tumingin sa loob ng salamin. Nakita niya si Mr. George habang hawak ang kamay ng isang babaeng walang buhok. Naaalala mo pa ba si Amy, ang anak ni George? Dito na siya nakatira simula pa noong na-diagnose siyang may cancer. Saad ni Philip kay Sabrina. Iniipon ni George ang lahat ng pensyon na natatanggap niya para gamutin ang anak niya. Sinabi niya sa akin na tinatago niya ang mga naipon niya sa kanyang kabinet dahil natatakot siya na baka sa oras na kailanganin niya ng pera ay magkaroon ng delay sa bangko. Sabrina, hindi mo lang ninakaw ang pera ni George, kundi muntikan mo na ring nakawin ang buhay ng anak niya. Si Amy na lang ang meron kay George matapos silang maulila sa pagkamatay ng asawa niya isang taon na ang nakakalipas. Napuno ng luha ang mata ni Sabrina nang makita niyang yakapin ni Amy ang kanyang amang si George. May sinabi si Mr. George sa anak at pinunasan ang luha nito. At alam mo ba, sa tingin ko ay hindi nag-aalala si Amy patungkol sa kung paanong maging sikat sa klase niya. Wala siyang pake kung hindi gumastos ang tatay niya para lang mabilihan siya ng mga luho at mamahaling bagay. O kahit pa wala silang malaking bahay na tirahan, ang tanging hiling niya ay mabuhay at manalo sa pakikipaglaban sa sakit niyang cancer. Gusto niya lang ang kanyang tatay, hindi ang pera o kung ano paman. Sana lang ay mapatawad ako ni George kapag nalaman niya
na pinagtakpan ko ang kasalanang nagawa mo, dagdag ni Philip na nangingilid na ang mga luha. Hindi sumagot si Sabrina at walang lumabas na kahit na anong salita sa kanyang bibig at tahimik na umiyak. Diyos ko, anong nagawa ko? Paano ko paharapin ulit si Papa? Isip ni Sabrina. Ilang buwan na ang lumipas at nagpasalamat si George kila Philip at Sabrina sa pag-aalaga sa kanyang bahay habang wala siya dito. Pinagkatiwalaan niya ang mga ito at hindi na nila inungkat pa ang kasalanang nagawa ni Sabrina sa kanyang bahay. Nagsimulang magtrabaho si Sabrina sa kaibigan ng kanyang ama sa farm. Kahit pa hindi niya mabayaran ng kanyang ama ng kompleto, ay napagdesisyonan niyang ibalik dito ang kinita niya sa loob ng 2 buwan upang kahit papaano ay mabayaran niya ang nagastos ng kanyang ama sa pagbili ng bagong TV at higaan ni George dahil sa nagawa niyang pagkakamali. Ngunit nagulat ito nang hindi tanggapin ni Philip ang perang iniabot niya. Hindi naman tungkol sa pera ang gusto kong matutunan mo, anak. Sana lang ay natutunan mo na ang paghangad ng labis at pagnanakaw ay ang siyang makakasira ng kasiyahan mo, maging ng buhay ng ibang tao. Natutuwa akong nagbago ka, anak. Itong perang to ay sa'yo at pwede mo itong gastusin kahit kailan mo pagustuhin. Nakangiting wika ng ama nito. Hindi mapigilan ni Sabrina ang luha sa kanyang mga mata at nabuo ang kanyang desisyon na i-donate ang lahat ng kanyang pera para sa mga may sakit na bata. Hindi na niya gustong sumikat pa sa kanilang klase. Hindi niya na gusto pang makuha ang atensyon ng kung sino man. Napagtanto niya na ang kasikatan ay magiging totoo lamang kung wala kang inaapakang tao at hindi ka gumagawa ng masamang bagay. At patungkol naman kay George ay nagpatuloy siyang pagkatiwalaan si Philip at Sabrina sa kanyang bahay at nanatiling misteryo kung malalaman pa niya ang mga bagay na ginawa ni Sabrina noon. Sa buhay ay nakatadhana talagang magkamali ang mga tao. Walang masama sa pagkakamali. Ang masama ay kung hindi mo gagamitin ang pagkakataong yon para magbago at maitama ang mga bagay sa nakaraan. Kaya naman hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli, mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next video.